DIY. So for today's video is another tutorial na naman na ituturo ko sa inyo about table skirting design. So for today's design is box pleats with flower, fold, and grass. So ito, box pleats guys, yung ginagawa ko. Ayan. So paano ba gagawa ng box pleat? Una-una gagawa ka ng single pleats, size 5 inches, depende sa size na gusto mo. Then ipin mo siya side to side para maging box pleats. So ayan, ipipin mo lang siya left to right, ayan, para maging box pleats. So ito na yung ating box pleats, tapos na, ayan. So 5 inches yan every pleats guys ha, 5 inches. So next natin gagawin is, maglalagay tayo ng artificial grass, ayan, gagamit tayo ng artificial grass. Carabao grass ang pangalan nito na artificial. So ngayon, ipapa-diamond natin siya. Ayan, ipa-curve mo lang na naka-diamond. Then, itatamtax natin sa ating table. Ayan, sa ibabaw ng ating table. Pwede ka rin gumamit ng pins or thumbtax, depende sa inyo. So, kailangan maayos yung pagka-thumbtax or pag-pins nyo para hindi siya natatanggal. Kapag ang mesa nyo ay plastic, pins lang ang gagamitin para ipin yung grass. So, ito na. Tapos na natin maikabit yung ating mga artificial grass. Kailangan may space siya every grass para dyan natin ilalagay yung ating flower fold. So, next natin gagawin, ilalagay na natin yung ating tela. Ipapasok natin dito sa artificial grass natin. So, una, yung pinakadulo ng ating tela, yung pinaka-start, so ipapasok natin dyan sa pleats natin para nakatago siya, hindi siya makita, para maitago natin yung tela natin. Ngayon, gagawa tayo ng ating mga rose fold. So, ipo-fold lang muna natin yung ating tela. So, yung size ng ating fold ay nasa isang dangkal or 6 inches. Depende sa size na gusto nyo, pero ang preferred size is 6 inches para medyo malaki yung rose fold mo. So, ayan. Yung isang dangkal ko is nasa 5 inches. So, magdadagdag lang ako ng 1 inches para maging 6 inches. So, ayan. Na-fold na natin at ipin. So, ipipin mo siya, guys, doon sa ating tough cover. At pagbalik mo, ipipin mo siya doon sa pinold mong tela. Ayan. So, ipipin mo lang siya dyan sa ating tough cover. Ayan, itagos mo muna sa yellow na tela yung gagawin natin fold, then ipipin natin dun sa top cover. So, magpo-fold ka ulit para maging tatlo yung ating rose fold. Ayan, yan yung ating pangatlong fold. So, ayan, then ipin natin. So, ipin natin siya dun sa top cover. Ayan, makikita nyo. Tutusok natin siya sa top cover, then ibalik natin siya dyan sa kulay yellow na tela. Ayan. So, after nyan, ipapasok na natin yung dulo ng ating tela dito sa ating artificial grass. Ayan. Papasok mo lang siya para lumabas. Para doon na naman tayo sa kabila gagawa ng flower fold or rose fold. Siya nakalabas na, then gagawa ulit tayo dito ng tatlong folds na rose fold. Ayan, ipo-fold muna natin yung tela para maging maayos. I-fan fold natin. Ayan, magkasunod-sunod na pleats. Ayan. Then, ipin muna natin bago tayo gagawa ng tatlong fold. Same size lang din, nasa 6 inches. Ayan. So, ganyan lang yung gagawin natin, guys. Pagkatapos mo magawa yung
tatlong folds, ipapasok muna naman siya dun sa artificial grass natin. So, bago palang nanonood dito sa aking videos ngayon, i-visit niya rin po yung aking YouTube channel dahil marami din akong mga tutorials na katulad nito doon sa aking YouTube. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell button. At dito rin sa ating Facebook page, huwag niyo rin po kalimutan i-like at i-follow yung ating page at i-share yung ating mga video. Maraming salamat sa mag-share ng ating mga videos at mag-follow. Thank you sa inyong mga suporta. God bless sa inyong lahat. So, ayan na nga guys. Tatapusin na natin tong ating video. So, ito na siya. Nakagawa na tayo ng dalawang rose fold. So, dito na tayo sa ating pangatlong fold. Tapos na natin nagawa yung ating tatlong rose fold, then ipapasok na naman natin ulit doon sa ating artificial grass. So, ang next natin gagawin guys, sa ating 3 full folds, ayan, ibuka lang natin lahat siya, then ipo-fold natin siya ng pa-zigzag, ayan. Ipo-fold lang natin siya ng pa-zigzag, ayan, ganyan. Zigzag-zigzag mo lang siya hanggang sa taas. Pwede ka rin magsimula doon sa taas, pababa, pwede rin sa baba, papuntang taas. So, ayan. Depende sa inyo kung paano ka magpa-zigzag-zigzag. So, ayan. Buka mo lang siya lahat. Then, pwede mo rin siyang hindi i-gawing pa-zigzag. Yung nakabuka lang siya, then, i-ano mo lang siya, ayus-ayusin mo lang. So, depende sa inyo kung paano nyo siya gawing rose fold. Ayan. So, ganyan. So, dito na tayo sa pangatlong fold. Gagawa ng pa-zigzag fold. Lahat na nanonood dito sa video na to, please share guys. Tulungan nyo po akong i-share itong ating mga video at mag-follow sa aking page. Maraming salamat po! Tapos na yung ating flower fold or rose fold with grass, then back split sa baba. So ayan, napakadali lang ito guys. Sana nasundan nyo at mayroon na naman kayong bagong natutunan dito sa ating video tutorial. So maraming salamat sa lahat. Please share this video and follow my page. Yun lang po. So kita-kits ulit tayo sa ating next upload.